Kwestiyon din ng mga senador sa pagdinig kahapon ang prioridad ng gobyerno sa paggastos ng pondo mula sa DAP. Kabilang sa mga naungkat ay ang 70 million pesos na inilaan sa stem cell research ng Department of Health. Ayon kay Senadora Nancy Binay, sana raw ay ibinili na lang ito ng mga hospital beds sa mga pampublikong ospital. Inusisa rin ang 143 million pesos na ibinigay sa Commission on Audit para tugunan ang kakulangan ng mga tauhan ng ahensya. At ang 2.7 billion pesos naman ay ibinigay sa Bureau of Customs para sa pagkontrata ng mga third-party inspector. At ang pinakamalaking alokasyon ng pondo mula sa DAP na 30 billion pesos ay ipinandagdag sa kapital ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero ayon kay Senador Recto, sana raw ginastos sa lamang ito sa mga proyektong nakakalikha ng mga trabaho. Sagot ang mga kalihim kina Binay at Recto. Tinitingnan ko natin naman ang ating kakulangan sa ating hong kalusugan in terms of preventive, promotive, curative, yun hong panggagamot. We've been able to improve our ratings, which has resulted to lower interest rates, not only for the country, but also for the companies and to the consumers. Yes,